good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan natin, si Attorney Mark Tolentino sa Attorney Mark Tolentino Audio On Demand. Ang topic po natin ngayon is about birth certificates. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about birth certificate. May nagtatanong sa atin, when and where daw dapat i-registered ang birth certificate ng kanyang anak? Saan at kailan dapat i-registered ang birth certificate ng kanyang anak? Sabi po ng batas, ang birth certificate ng bata, it shall be reported within 30 days. Dapat 30 days from the birth ng bata in the local civil registry ng city or municipality where the birth took place. Ibig sabihin, kung yung bata pinanganak sa Pasay City, dapat doon i-register sa Pasay City. Kung napinanganak naman doon sa may Cebu City, dapat i-register doon sa Cebu City. Sabi ng batas, within 30 days. Paano naman kung nakalimutan mo or hindi na-registered ang bata within the period ng 30 days? Sabi ng batas, ang tawag doon, late registration na. So, ibig sabihin, kailangan mong i-comply yung mga requirement ng late registration. So, may mga iba dyan, you need to submit an affidavit of two disinterested person. So, hassle on our part kung i-registered mo yung anak mo beyond 30 days. So, mas maganda, i-registered mo yung anak mo within 30 days sa pinanganakan ng anak mo sa bayan o sa syudad kung saan siya pinanganak. Okay. May nagtatanong sa akin, paano naman yung bata pinanganak sa ospital or maternity clinic? How do I get the birth certificate ng bata? Sabi ng batas, ang doctor or nurse or yung clinical administrator, ibig sabihin yung presidente ng hospital, ang may responsibility of registering the birth of the child. Ibig sabihin, yung doktor ang kailangan siya mismo ang mag-push for the registration. Principal responsibility po iyan ng doktor, nurse, or ng hospital sa pagpa-register ng bata. Sabi pa ng batas, the hospital begins the process of registration by giving yung parents yung form. Yun ang tinatawag na process of registration. May form na ibibigay ang hospital sa parents. Itong tinatawag na Certificate of Live Birth Form. So, doon po nag-umpisa ang obligasyon ng isang hospital kung sa pag-start ng pag-register ng bata. Okay? And please don't forget na doon sa form na yan, ilagay doon yung pangalan, yung citizenship, yung tinatawag na gender ng bata, religion ng bata, religion ng parents, ng occupation ng parents. Please don't forget na yung spelling doon, siguraduhin po ninyo na tama yung spelling na nakalagay po sa inyong birth certificate. Kasi kung na-registered na yan, hassle yan on your part or on the future, sa future ng anak ninyo, hassle yan kung may wrong spelling na kalagay doon kasi dadaan naman sa ibang proseso. So, as much as possible, habang wala pang form na binibigay ang isang hospital sa inyo, kailangan pag-usapan ninyong mag-asawa, mga parents, pag-usapan ninyo ano ba talaga ang spelling ng pangalan ng anak natin o anak ninyo. Obligasyon po ninyo yan. Kasi pag yung birth certificate kasi ng bata o ng isang tao, doon po nag-start ang tinatawag na pag-transact ng sa government. For example,
kumuha ka ng NBI, kailangan ng birth certificate. Mag-apply ka sa trabaho, kailangan ng birth certificate. Kumuha ka ng passport, kailangan ng birth certificate. So as much as possible, habang bago pa lang, nung pinanganak pa lang, i-avoid po natin yung mga problema sa birth certificate. Otherwise, madelay yung pagkuha niyo ng passport, madelay yung pagkuha ninyo ng visa, madelay yung pagkuha ninyo ng mga clearances like NBI clearance. In fact, kung bumili po kayo ng mga yung tinatawag na insurance, kailangan din ng birth certificate. So kung problema, kung mali yung birth certificate ninyo, kung may mga benefits na makukuha sa insurance, baka pa-delay pa ang pagkuha ng mga benefits kasi lang nakalimutan ninyo ang spelling, mali ang spelling, mali ang gender, pati yung tatay at nanay, mali yung nakalagay ng mga pangalan doon po sa birth certificate. So as much as possible, kailangan bago ninyo, pag na-fill-upan nyo na yung tinatawag na form of the certificate of live birth, kailangan i-review po ninyo ng 5 beses. Yung mag-asawa, i-review ni nanay, i-review din ni tatay. Responsibilidad po ninyo yan. Kasi baka kayo yung sisihin ng anak ninyo kasi mali yung birth certificate na nakalagay doon. Yung school records, alam mo ba kung magpa-enroll ka sa school ngayon, kailangan ng birth certificate. So hindi yan isang ordinary document sa pagpa-register, okay? Sa pagpa hindi yan ordinary document. Kasi pag school pa lang, kailangan ng birth certificate. So paano kung mali-mali yung nakalagay sa birth certificate, baka hindi ma-enroll ang anak ninyo kasi lang wrong spelling yung nakalagay sa birth certificate. So suggestion po sa akin, kung may anak po kayo, kung i-registered nyo yung anak ninyo, kailangan i-review po ninyo yung form na nakalagay po ay yung ibinibigay po sa hospital. May nagtatanong po sa akin, mga kaibigan, mga followers, okay? May nagtatanong sa akin, paano naman kung yung bata ang nagpaanak ay yung isang manghihilot or midwife? Hindi naman sa hospital, okay? Doon lang sa bahay. Paano kung yung nagpaanak sa inyo, yung isang manghihilot or midwife, hindi naman isang doktor at hindi naman sa loob ng hospital kung hindi sa labas ng hospital. Sabi ng batas, yung manghihilot, kailangan i-registered po niya yung bata at the office of the local civil registry. Okay? Obligasyon po yan ng manghihilot. Okay? Then, kailangan kumuha sila ng certificate of live birth form from the office of the local civil registry. Tapos, yung pasyente niya, yung nanay at saka tatay, sila mismo ang mag-fill up doon sa form yung certificate of live birth. Pagkatapos, hindi lang yung form na yon, certificate of live birth form. Kailangan din kumuha sila ng certificate from the barangay captain where the child was born. Okay? So yung barangay captain mag-issue ng certificate where the child was born. Ang certificate na ilagay sa barangay captain na nagpapatunay na yung bata, ang nanay, si Maria, ang tatay, si Pedro, tapos yung nagpaanak, si isang babae naman, pangalan for example, si Mona Lisa, ang pangalan ng manghihilot, kailangan nakalagay doon sa certificate na inisyo ng barangay captain. Ang purpose doon for the registration of the birth ng isang bata. Iba yung proseso pag yung bata pinanganak sa ospital. Iba ang proseso sa pag-registered pag ang bata pinanganak ang manghihilot ang nagpaanak sa kanyang nanay. Okay? Kasi kailangan ng certificate ng isang barangay captain to prove na yung bata, yung nanay talaga, totoong siya talaga ang nag-anak sa bata. Okay? Para lang naman, masigurado natin na totoo yung certificate of live birth. Yung mga facts na nakalagay doon, totoo at wala pong problema in the future.
Sure. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Thank you po for listening dito po sa programa po natin sa Attorney Mark Tolentino Audio On Demand. Yung topic natin kanina is about yung Certificate of Live Birth. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila, 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp na 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 and 0932-885-6203. Please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. And sa YouTube po natin, pwede kayo mag-subscribe, mag-follow, and i-share po yung mga videos po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you! Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.